Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mulet, yan tayo muli. Dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa Melbs Castle, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, iyak China, nagpanik, takbuhan na ikusang lumayas ang China. Pumasok sa Kalatagang, Batangas, takot naman. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano mang sumasalaraan dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Matapos mamonitor na lumapit sa Kalatagang, Batangas ang monster ship ng China, mabilis na umaksyon ang US at Philippine Air Force para palayasin ang China Coast Guard monster ship. Kung dati sariling misyon lang to ng Pilipinas, ngayon kasakasama na ang Amerika. Di na kasi to kaya ng Pilipinas ng sarili. Sa mga litratong ibinahagi, F-22 Raptor naman ng US Air Force ang umalalay sa FA-15 ng Philippine Air Force dito para palayasin ang illegal na monster ship na pumasok sa ating teritoryo. Maraming nakakita sa bibihirang paglipad ng F-22 Spitfire jet dahil yan sa nauna nitong deployment sa Clark Air Base. Pero bago pa makalapit sa Batangas, nagmaneobra na raw agad palayo ang China Coast Guard monster ship. Dito nga mga kabalits natin na tila nga ba alam din ng mga checkwang to yung nga pwede at pwede nga gawin, no? Dito nga no sa kanilang barko na kung saan ay patuloy nga sa umano ya biglang pagmamaneobra nito nung nga papasukin nga ito nga ating ayung nga talagang pagpasok umano dito nga no sa parte ng Kalatagang, Batangas. Itong mga checkwang to ay nakakaramdam din na nga talagang nga kaba at talagang nga takot din sa mga nagiging hakbang o galaw nga rin ng ating bansa dahil patuloy nga sa umano'y panghihimasok o tila nga ba pangwawalang hiya ng mga checkwang to sa ating mga karagatan o parte na mismo ng ating bansa na kung sana dito na mismo no sa ating mga pag-aari nga mga karagatan at talaga nga nasasakupan nga na umano'y patuloy at patuloy sa mga nagiging galawan o hakbang itong mga checkwang to itong China na nararapat lamang na talagang yung action o yung nagiging pagbibigay hakbang ng ating bansa ay itugon at itugon sa mga checkwang to. Dahil sa maaaring maidulot o gawin nito sa loob nga ng ating soberanya o teritoryo o sa loob na mismo ng ating bakuran, itong mga walang hiyang checkwang to patuloy nga dito nang hihimasok at patuloy nga sa tila nga ba pagbibigay ng mga pangamba o talaga nga hindi no kaya-ayang mga hakbang o galawan niya. Pero ito ay maari na talagang kontrahin at talagang bigyang hakbang ito ng ating puwersa o ng ating hukbo o mga tagapaglayag natin na nakabantay at nakamatsyag nga no, sa bahagi ng soberanyang pinapasok ng mga dipungal na ito. At yun, tuloy pa natin. Nangangahulugan na sinusukat ng China ang kapasidad ng Pilipinas na rumasponde sa oras ng bulok. Kasalukuyang minumonitor ang lahat ng galaw ng China. We monitored, we observed, we recorded everything abot sa makakaya na ating mga monitoring equipment. Ano? So nakita naman natin how they do their stuff. Yes, pag sila ang pumapasok sa atin, should be a challenge everybody who comes into our the coastal state. We are the coastal state. We challenge them. We give out messages. We tell them they are within the EEZ of the Philippines. At sila naman minsan bibihira sa sumagot. Pag illegal ang ginagawa nila, hindi sa sumasagot. Pero may mga binobroadcast din sila ng mga messages which hindi naman natin pinapansin. Maraming nabahala sa bilis at biksi ng F-22 Raptor. Mailang mga tanong na may aatakihin ba sila. Dito nanawagan si AFP Chief Romeo Gurner na huwag matakot. Norman lang raw na magsagawa rin ang US Air Force ng kanilang rotational deployment. Chill lang daw tayo, ika na. Meaning, we will plan according to the information that we gather. Ang pakiusap lang po namin is that if possible, yung ating mga kababayan po ay huwag magpanik, no? Huwag magpanik dahil sa mga information na ito. Pinaplansya na nga ang susunod na rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at PCG. Usap-usapan ngayon na tila sasama ba ang Amerika sa gagawing resupply mission. Nasa Pilipinas kasi ang dalawang barko ng US Coast Guard. Tapos noong nakaraang linggo, nagsagawa pa ang PCG at US ng magkasamang maniobra. E di ibig sabihin, posibleng kasama talaga ang US Coast Guard. Tapos nilinaw rin ng AFP na hindi na mauulit yung nangyari noong nakaraan. Aba, mukhang papalag na talaga tayo kasama ang Amerika. Nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin hahayaan na basta na lang
ibuli tayo ng ganun. But in the next RORE, ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang, no, apihin. Papaano na lang kaya kung wala ang tulong ng mga Amerikano, ano? Baka matagal na tayong sinakop ng China o nasakop na ang West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa pagtulong ng Estados Unidos? I-komento sa baba ang salob. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan, na kung sana ito nga yung mga nagiging hakbang o galawan ng mga Chekwang to, na patuloy ngang pinapasok yung ating soberanya o teritoryo. Nang umano'y talagang pagpasok ng mga Chekwang to sa bahagi ng Kalatagang Batangas nga, no, na kung saan patuloy ito nga biglang nagmaniobra dahil sa tila nga ba rin, no, pangamba o talaga nga maaari't maaaring maging tugon ng ating pwersa o ng ating hanay laban nga sa mga pinagagawa ng mga Chekwang to na patuloy at patuloy na nanghihimasok sa mismong bakuran na natin, na dapat lamang mamatsyagan at pabantayan yung mga galaw at takbangin ito na dito ay talagang naisubukin at sukatin nga yung ating kahandaan o yung bilis nga ng pag-responde natin dito sa mga teritoryo nga maaari't maaari nga may gawing hindi maganda itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, na naipapakita lamang syempre ng ating pwersa o ng ating hanay rito na handang rumisponde o na handang pigilan itong mga Chekwang to sa mga tangkain nilang tuluyang mga aktibidad o galawan dito sa bahagi ng ating soberanya na o talagang bakuran natin ang pinapasok na ng mga lintik ng mga Chekwang to, no, na patuloy at patuloy nga sa pagbibigay nga ng umano'y hakbang at talagang tila nga ba mga pangamba at nais na pagpapakita nila ng kanilang malalaking barko dito nga sa bahagi ng teritoryo mismo natin, no, mga kabalits natin, na dyan naman ay hindi nga, no, ikinakabahala o hindi ito kinakatakot ng ating hukbo, ng ating puwersa o ng ating hanay na nakatalaga rito, eh patuloy at patuloy ito nga mamatsyagan na talagang babantayan. At talagang lahat nga ng pwede umano nga pagpigil o lahat nga umano ng pwede nga pantugon o talagang panlaban sa mga Chekwang to ay gagawin at gagawin nga yung hakbang laban sa patuloy na mga hindi magandang galawan o mga hakbang nakaduda-duda ng mga Chekwang to o ng China. At dyan nga yung talagang patuloy na pagtugon at pagtulong sa atin ng US na kung saan sa mga susunod nga na mga aktibidad o galaw nga ng ating mga misyon ay maaari't maaari nga po pwedeng sumama itong US dahil nga sa malaking tugon at ginagawa nitong mga hakbang na kasama yung ating mga barko. At yung mga pananaad nga ng ating opisyal na talagang hindi na muling mauulit o talagang hindi na muling magtatagumpay sa nais yung Chekwang to na muling pambubuli o pangaharang sa atin dito nga, no, sa Ayungi Shoal o sa isinadsad nating barkong BRP Sierra Madre na mahatiran ng tulong at talagang mabigyan nga ng ayuda ito o talagang maibigay yung nararapat na pagtugon dito nga sa ating barkong isinadsad dyan, no, na maaari't maaari nga yung tulong at talagang yung galaw ng US na maging kasaklaw o kasama natin sa pagbibigay resupply mission muli, no, na ito nga ang isa na tinitignan at maaaring mangyari upang masiguro nga, no, yung talagang hindi na makagawa pa ng labag na aksyon nga itong mga Chekwang to dito nga, no, sa karagatan. Dahil nga sa prehensyang ibibigay ng US kung sakaling sasama ito, itong mga Chekwang to siguradong mangingilag ito dahil itong US hindi rin ito, no, papatinag o hindi rin ito papadarag o papabuli sa mga Chekwang to. Handa itong tumugon kung gagawa nga sila ng nais nilang mga hindi magandang pagtugon dito nga, no, sa West Philippine Sea o dyan nga sa Ayungin. Ay papakita rin syempre ng US na hindi sila basta-basta matitinag o hindi sila basta-basta pwedeng maliitin dito nga, no, sa West Philippine Sea. Nakasama nga dyan, no, itong ating barko na talagang hindi pwedeng gawan ng anumang hakbang o talagang maling pagtugon ng mga Chekwang to kapag nandirito nga yung malakas na prehensya nitong US na sigurado itong mga Chekwang to ay hanggang tanaw o hanggang tila nga ba nganga na lang kapag kasama natin itong US nga, no. At dyan nga talaga napakalaking tulong nitong US sa ating pagbibigay ng ating mga hakbang o talagang paglalayag sa magiging aktibidad na pagbibigay resupply mission sa ating hukbo o sa ating hanay dyan nga sa Ayungi Shoal o dyan sa BRP Sierra Madre.
At kayo, kayo lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yan, mga kabalits, tumulang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.